the poor, he has sent me to heal the brokenhearted, preach deliverance to captives, and prophesy to the blind, and set at liberty those who are oppressed, proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the anointed one. So dito sa awit 112 verse 1 to 2, umamit sa magkalakan na ng mga bansa, si Yahweh ay pagpurihan, pagtimpuran siya pusa, umamit sa presensya, siya at umamit na may tuwa. Sige, palakpakan. Ay sabi dito, umamit sa magkalakan, ibig sabihin talaga napakalaga ng pag-worship lahat ng magkasamang puso, magkasamang magkalakan, kasi yun ang pinakamagandang handog para sa Panginoon yung kasi nag-umaawit tayo sa Lord, lagi may kagalakan. No? Kasi hindi nga biro yung pag-worship natin sa Lord. Ano, hindi yung pwedeng pag gusto mo lang sumayo, pag di pusa sa'yo ka lang, tatalog ka lang. Parang hindi mo alam kung saan patutungan yung pagsasayaw mo. Ano. Pero ang malaga doon is, alam natin kung saan natin binigay yung pag-ilipon natin. No? Yes. Sabi doon, isuko mo lahat ng problema mo, lahat ng kahinaan mo sa Panginoon. Ibig sabihin habang umaawit ka, doon mo isuko lahat ng kahinaan mo. Nauna yung sarili mo. Kasi ayaw mo doon saan kumatron ng buhay mo. Ano. Kasi ang ganda sa Lord na kumakatong ng buhay natin. Ang ganda yung patutungan, ano, kaya nga nag-worship tayo, pinataas natin yung kamay natin. Bakit? Kasi pinapakita natin na hindi natin kaya kung sa wala sa atin ng Lord. Yes. Hindi natin kaya gumalaw, once na tayo lang mag-isa, once na karunungan lang natin, kaya nga pag nasisimula, lagi tayo hinihingi sa Lord. Bakit? Kasi ang napakahalaga kasi na ibabahagi mo, ano, ibig sa ibang aklat, napakahalaga ng aklat na ginagamit mo, ano. Kasi nagmumulayan sa Lord, ano, dito. Ano yan, isuko mo nga mga problema mo sa kahinaan mo. Kasi hindi tayo makakagalaw na once na may kahinaan pa tayo, once na may nananatiling takot sa puso mo. Nananatiling takot sa pagbabahagi ng salita ng Lord. Minsan mo kanina yung datis ng Lord sa ibang tao, kung kaya mo ba siya ipagmalak sa ibang tao, kung kaya mo ba ibahagi yung salita niya. Kasi yung hindi mo sinusuko yung sarili mo, hindi ka makakasunod na maayos. Hanggang hindi mo tinatakoy yung talagang kasiyahan mo, talagang nakasanayan mo dati na uuwi, nasisimba, uuwi, magmumura, sisimba, uuwi, ganun pa rin ginagawa. Kasi nga hindi pa nila sinusuko yung sarili nila sa Lord. Ano. Kaya sa atin, ano, gumawa ka na may galak sa puso mo. Ano, hindi lang pala sa pag-awit, kailangan may galak tayo. Ibig sabihin, kailangan sa paggawa natin, sa pag-an natin ng Santa Cena, sa paghugas natin ng baso, kailangan may galak tayo. Kasi bawat ginagawa natin sa Lord, napakahalaga na pinapahalagahan natin na may galak. Ano. Kasi nga, gawa ka nga ng gawa, pero wala namang galakan, wala namang sa puso. Parang baliwala din sa Lord kasi talagang kahit niya sabi ng Lord, ano, kapagat-wagas na pag-ibig ka na at hindi ang Lord, ano. Sabihin niya talaga sa akin natin, yun ang pinakamagandang handog para sa Lord, ano. Yung puso natin ang pinakamagandang handog sa Panginoon, ano. Yung magpagamit tayo sa Lord. At ano, sabi siya dito. Magpalakas ka sa presensya ng Lord, ano, sabi ko kasi dito. Pagpunayang pag-inturan siya yung puso, lumabit sa presensya niya, ano. Sabihin, kaya tayo natin dito, kaya tayo natin sa gawain ng Lord. Bakit? Kasi gusto natin lumakas, gusto natin mas matatag, gusto natin mas lumalim sa Lord, diba? Sabi nga, ang tao talaga ito sa ating lumakas sa Lord, malalim talaga, lagi makikita ang lahat nasa gawain ng Lord. Hindi ang mawala, ano kaya sabi dito, ano yung talagang, kaya tayo nandito dito dahil may galak tayo sa Lord. Kahit maga, may galak tayo makapag-usap sa Kanya, may galak tayo makinig ng banal niyang salita. Kaya ano ko nga yung dati yung talagang nag-iisip ako kung magpe-prayer ako. Kasi talagang yung sipon doon talagang sa kasalala muna. Pero sabi ng Lord, eh, hindi pa natutuwa, Lord. Kailangan pa lagi kami galang pagpunta para sa Kanya. Hindi pwedeng, ano, mapipilitan ka lang. Hindi pwedeng, ah, kailangan ko kasi prayer works namin. Hindi pa lang kailangan, hindi lang kung saan ka nakischedule doon ka lang. Kasi gawain ni Lord, kaya kailangan nandun ka, ano. Sabi dito, umawit ka. Bakit ka naman sa'yo sa Lord, may problema man na wala, di ba? Sinatid nyo ng Lord, makakaawit kaya ito sa akin, makapapuri kaya ito sa akin kung may problema ito. O kung masaya lang ito'y makakaawit sa akin, o pag binibigyan ko lang ng pagpapalaan. Sabi nga, mag-worship ka sa Lord, papurihan mo siya kahit may pagsubo ka, kahit may problema ka. Hindi ka kasi makikita ng Lord, matetes ng Lord na talaga sumusunod ka sa Kanya. Hindi mo tetingan yung binibigay sa'yo ni Lord na problema, mga pagsubo. Kasi pag nagpo-focus ka sa Lord, pag lumalapit ka sa Kanya, ang Lord na mismo ang gumagalaw, ang Lord na mismo ang naglulot, at di mo namamalayan. Wala na pala yung problema kasi nga nagpo-focus sa paglilingkod sa Lord. Ano. Doon na napakaganda ano, sa may kagalaan, ano, basta may kagalaan ka sa puso mo. Ang ganda ang naghihintay sa'yo. Ano. Ang ganda nung inihanda sa'yo ng Lord kasi kahit sino pumipigil sa'yo, kahit ano pang ano yan, pag talaga may nakalagay lahat, may nakaanong dyan sa puso mong kagalaan sa paglilingkod sa Lord.
walang makakapigil siya at walang makakapagiwalay sa isa Lord. Ano? Kasi, ano, kung talaga kang nagiging good sa Lord, ano ka, di ba sabi nga lang, mga mahal natin sa buhay yung tumipigil sa atin. No? Pero napakapalad ba, isa kapad na nandito, isa kapad na nagiging good sa Lord, bakit nakikita kasi ng Lord yung puso mo, kaya ka tinawag ng Lord. Yes. Kaya ka tinawag at tinili ng Lord, kasi mananatili ka sa kanya, bigalaw ka sa kanya. No? Sabi nga, kaya tayo tinawag ng Lord. Hindi wala lang. Kasi napakalaga ng mission ng bawat isa, napakaganda ng pinagbawa ng Lord. Ipamahal yung kaligtasan mo. Ang dami dun sa ano, dun sa lahat ng Bible. Sige, yun na lang po tulad. Conclusion sa atin po, wala ng Bible. Kasi lahat tayo dito kung bakit tayo dinadala ng Lord, may purpose.
nag-i-invest tayo ng kayamanan sa langit ngayon. Yung kayamanan mo sa langit, grabe, iniingatan ng Lord. At pagdating mo yun, oh, ang dami na pala. May mansion ka na pala doon. Bakit? Lahat kasi ng mga ibinibigay mo sa Diyos, lahat ng ino-offer mo sa Panginoon, ginagawa mo para sa Kanya. Grabe. Ano na po bunga? Kaya naman, habang lumalaki yung ginagawa mo dito, lumalaki yung mansion mo sa bahay mo sa langit. Ano? Habang gumaganda yung paglilingkod mo sa Diyos, gumaganda din. Kaya dapat maganda ng maganda yung paglilingkod natin. Habang tumatagal tayo, hindi. Habang tumatagal, ba? Pawala ng pawala. Hindi ganon. Ano? Kailangan yung fire natin, mas lalo maglalabag-labag. Hindi ka papayag na sa ilang yun. Ano? Kailangan ipasa mo yan sa pamilya mo. Ipasa mo yan sa mga kaibigan mo. Hindi ka papayag na ito lang yung padala mo. So kapag ikaw ay sabi na lingkod ng Diyos, kapag disciple ka, may dini-disciple ka. Ano yung disciple ako ng Lord? Lingkod ako ng Diyos. Hindi naman makita sa buhay na. Paano na lang? Pag lingkod ko sa Diyos, ay lagi may talahit na sa buhay. Lagi may talahit na sa confession. Ganun, ginisip ka talaga sa umaga ng sacrifice. Pupunta ka dito, bumot ng pera, alakan, mapapagod ka, gano'n. Ano? Kaya huwag mong pagluludahan ng Diyos. Tsaka, huwag mong babaungin si Lord. Lord, ito naman ang mga ginagawa ko. Wala tayong maipagmamalang. Kaya, may ginagawa ang Diyos habang may ginagawa ka sa kanya. Lagi mo ang dahil. Tsaka huwag kang magsasawa ng mga sa Diyos. Lahat ng hirap, lahat ng sacrifice mo, lahat ng pagtitiis mo, kahit dyan sa mga tao yan, alam niya na Lord, itayo na tayo. At sabi nga, magalang mo tayo, makontento lang tayo. Ano? At itataas ka ng Diyos, hindi papaya ng Lord na hindi ka itaas. Kapag may ginagawa, ipapaya ng opinion. Kaya makikita mo soon, wow, ito na pala. Kahit napakatagal na promotion. Kaya, yun lang. Ay, wala po ang chairman. Na-skip po. Ay po ay manalangin. Ano po ang prayer focus natin? Asher Ministry. Oh, sige. Asher Ministry, ano po? Sige po tayo po mag-ibig po. Desire.